guys, welcome back sa ating channel. Ako po si Tipid Tips by Saudi Boy, isang OFW dito sa bansang Saudi Arabia. So maraming nagtatanong sa atin kung magkano ba talaga yung sahod ng isang machine operator dito. Specific ko na lang yung injection molding machine operator, plastic injection. Kasi may mga nagtatanong sa atin kung magkano ba yung sahod kung halimbawa tatanggapin nila yung kanilang yung offer sa kanila ng employer sa Pilipinas. Ito yung masasuggest ko lang, no, kasi simple, base na rin sa aking experience. Kung sa Pilipinas nag-interview yung employer nyo at ang offer sa inyo is 1,500 riyal plus food allowance na palagay na nating 300, huwag nyo nang tanggapin. Kasi machine operator kayo, may skills kayo, may knowledge kayo about machine. So lugi kung ganun lang yung sahod na tatanggapin nyo. Kasi bakit? Una, mahal na rin yung mga bilihin dito. Kasi kung food allowance lang na 300, hindi sasapat, sa totoo lang. Kung titipirin mo masyado ang sarili mo, pwede. Kung kakain ka lang ng kubos, pwede yon. Pero kung hindi ka sanay na nagtitipid sa sarili mo, hindi po pwede. Kasi walang matitira sa'yo. Kasi bakit? Magkano na ang bigas dito? Yung, ano ba yun? 5 kilos ata yun. 28 riyal na. So na, almost ano na siya? 300 pesos. 28 riyal na kagad. Tapos yung paminta dito, umaabot na rin ng 4 riyal. Yung asin, ganon din siguro. Yung manok, yung kilo ng manok ngayon, yung 700 grams, nagre-range na siya ng 15 riyal. So magkano na yun? Nasa 180 pesos. So kung 1,500 riyal lang yung offer sa inyo, huwag nyo nang tanggapin. Kung first timer ka at inoferan ka ng 1,700 plus food allowance na 300, pwede na siguro yon kung first timer ka. Pero kung ang offer sa'yo nasa 2,000, 2,300, 2,500, mas okay na yun. Makakaipon ka na. Dito naman sa Saudi, kung ang sahod mo nasa 1,700 plus 300 allowance, medyo okay na rin. Huwag lang pamilyado ka talaga na marami kang anak. Halimbawa, 2, 3, or 4 na ang anak mo, hindi pa pwede talaga. Kasi kukulangin ka. Ikaw mismo sa sarili mo, magtitipid ka ng sobrang tipid para lang may maipadala sa pamilya. Bukod pa dyan, kung halimbawa ang sahod nyo laging delay, napakahirap. Napakahirap sa isang OFW na laging delay ang sahod. Kasi mapipilitan kang mangutang. Ngayon, yung sasahurin mo, magiging pambayad mo na lang sa utang. So ayun guys, kung offer sa inyo 2,000, okay na yan, tanggapin. Pero kung 1,500 plus food allowance 300, huwag nyong tanggapin. Mamumulubi lang kayo. Kayang-kaya nyong kitain yan sa Pilipinas. Yun ang totoo. Maraming salamat sa panonood.